preacher dito sa unahan. Pilitin nating hingin ang pagsama ng banal na espiritu para tayo mapagpalang lahat in all aspects. Amen? Amen. So ngayon po gabi tayo pihahamuin ang isa po nating lingkod ng Diyos, a man of God, sa pong mabait at humble servant of God. Wala pong iba, si Brother Alem Pasha. Palapag po. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Ako po ang nakatasan na mag-hatid sa inyo ng magandang balita ng ating buhing pastora. At ang aking topic po ay pinamagatan pong live judge less, love more. Okay? Mabuhay ka ng walang kapintasan, pamimintas, or kapintasan, magmahal ka ng mas marami. Mamuhay ka ng walang panghusga, magmahal ka ng mas marami. Amen. Ayun. Ang aking pong verse ay hinango ko sa John 8, verse 7 to 8. Sa English po muna natin pahanan po. John 8, verse 7 to 8. Bukas po ng inyong mga Bible. Okay. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again, he stooped down and wrote on the ground. Sa Tagalog po, Juan 8, versikulo 7 hanggang 8. Patuloy sila sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus. Nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang mauunang bumato sa kanya. At muli siyang lumuko at sumulat sa lupa. Pwede po tayong magsiyo ko at tayo po ay manalangin muna. Mahal na Panginoon, pinuhuri ka po namin at pinapasalamatan. Ikaw po ang pinakadakila sa lahat. Ikaw po ang gumawa ng langit at lupa, Panginoon. Ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, O Panginoon, sa gabing ito na kami nagkasama-sama muli upang makinig sa iyong magandang balita. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tawaan niyo po kami at pakamahalin sapagkat kami tao na nagkakasala. Maging ito sa salita, sa gawa, at sa kilos, Panginoon, sinasadyaman mo hindi. Lord, ako po ang iyong napili ngayong gabi upang magdating ng iyong magandang balita. Nawa po, Panginoon, ako po ay lukubin mo na iyong banal na Espiritu. Gamitin mo po ang aking mga bibig upang kung ano lamang ang gusto mong iparating sa kanila, yun lamang ang aking bigkasin. Panginoon, buksan mo po ang puso, ang tenga, at ang isipan ng aking mga kapatiran upang, Panginoon, upang kung ano man ang mensahang ipinapaabot mo sa kanila, Panginoon, kanilang marinig, mailagay sa puso, at tumatak sa isipan. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang tinataas namin ngayong gabi. Ang iyong pinakamatamis na pangalan, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, balikan po natin yung verse po, yung 1:7-8. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya, at muli siyang humuko sa, at sumulat sa lupa. Napaka-common po nitong verse na ito. Ano? Ito po ay yung verse na hinango dun sa babaeng nangangalaw niya, ano po. Siya po yung dinala ng mga pariseo kay Jesucristo nung panahon na siya ay nangangaral. At isinusumbong siya kay Jesucristo ng babaeng ito ay nangalaw niya. At ito ay yung parusahan. Pero sa halip na parusahan siya ni Kristo, ang ginawa po ni Kristo, siya po, binanggit po nila sa kanila na kung sino man sa inyo ang walang kasalanan ay siyang unang bumato. Ano po? So, sa actually, meron at sinabi siya ay muling yumuko at sumulat sa lupa. So bilang pag bago tayo magpatuloy,
Nagtataka ho ba kayo kung ano yung sinulat ng ni Jesus Christ doon sa lupa? Yung siya yung muling humuro. Ano yun eh? Pagsulat niya gano'n, sinulat niya yung mga kasalanan. Bawa, sinulat niya yung Marites. Yung mga nanonood, nung nakita ang Marites, umalis na yun. mandurugot, sinulat niya siguro gano'n. Nung nakita, nagsialisan. Kaya nagsialisan sila. So, balik tayo sa topic. Sa tingin niyo ba? Sa tingin niyo, nung binanggit ng Panginoong Jesus yung mga salitang iyon, ay alam, sa tingin niyo po ba, ay hindi niya alam na ni isa doon sa mga taong naroon ay walang hindi nagkasala. Alam niya po yun, hindi po lingid sa kanya yun. Pero the way na siya ay nakipag-usap, ay binigyan niya tayo ng kalayaan na makapag-desisyon sa ating sarili, makapag-isip kung ano yung tama at mali. Hindi niya sinaklawayan yung ating pag-iisip. Pwede naman niyang sabihin na magsialis kayo, mga lapastangan. Wala kayong karapatan na husgahan ng babaeng ito dahil wala ni isa sa inyo ang hindi nagkasala. Pwede naman niyang sabihin yun, hindi ba? Pero ang sinabi ni Jesus, kung sino sa inyo ang hindi nagkasala ay maunang bumato. So, napakabuti ng Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa pagdesisyon, hindi niya tayo inuutusan na ganito. Ang gawin mo, meron kang kalayaan ng bawat isa. So tayo ang gumagawa ng ating aklat papunta sa buhay na walang hanggan. Kung ano man yung mga nakasulat doon, tayo ang gumawa noon. Sila lang yung tagatala. Bawa, tayo nagsinungaling. Tayo ang gumawa, sila yung tagasulat. So pag tayo humarap na sa langit, humarap na tayo sa Kanya, pag tinignan natin kung ano nakasulat doon, tayo ang gumawa nun. Dahil meron tayong kalayaan na mag-isip kung ano ang tama at mali. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Yun na nga. Dahil sobrang mahal tayo ng Diyos, at anumang klaseng tao tayo, kriminal naman tayo, tayo man ay makasalanan, hindi niya tinitingnan kung ano ka, kung ano ang nakaraan mo, kung ano ka sa kasulukuyan. Minahal na tayo ng walang kondisyon. Dahil ang kanyang pagmamahal ay totoo at puro. At gusto kong i-share sa inyo yung apat, may mga bagay na gustong ituro ang Panginoon sa ating lahat. Nung oras na binanggit ng Panginoon yung mga salitang iyon, meron siyang apat na bagay na gustong ituro at ipakita sa atin na dapat nating siyang lalakaran din. Una, gusto ng Diyos ipakita sa atin mismo na hindi siya mapanghusga. Dahil kung siya ay mapanghusga, kung siya, number one, yun ang gusto niya ipakita sa atin. Gustong ipakita ng Diyos at gustong itsuro ng Diyos sa atin mula sa verse na ito na siya ay hindi mapanghusga. Kasi kung siya ay mapanghusga, di sinabi na nga niya sa atin, doon sa mga taong naroon na magsialis kayo mga lapastangan, kayong lahat ay makasalanan, wala kayong karapatan na husgahan ng babaeng ito. Hindi niya hinusgahan yung mga tao. Hinayaan niya na sila mismo ang magbasa, sila mismo ang kumilala kung anong klaseng tao sila. Amen. So, hindi niya hinusgahan. Dahil, sa totoo lang, para naman kasing nakakahiya din eh, no, sa part natin, na tayo mismong mga tao, mapanghusga. Samantalang yung ating mahal na Diyos na siyang lumikha ng lahat, lumikha ng langit at lupa, nagbigay sa atin ng buhay, ay hindi mapanghusga. So, gusto kong i-share sa inyo yan sa John 8 verse 11, sa Juan 8 versikulo 11. Pakibukas po ang ating mga Biblia. Kasama yun doon sa verse na yun. Sinabi niya, at sinabi ni Jesus, kung itutunan niyo yung pagbabasa doon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Malinaw na malinaw, hindi mapanghusga ang Panginoon. Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Amen. Yun ang sinabi niya rin sa babae. Sa pangalawang punto na itinuro ng gustong ituro at ipakita ng Diyos sa atin
sa verse na ito. Gusto niyang ipakita sa atin na ang lahat ng mundong ito ay may karapatan. Ang mundo ay hindi lamang para sa matutuwid. Amen. Amen. Sa Ecclesiastes 7 verse 20, sabi doon, pakibukas po sa Ecclesiastes 7 verse 20, ang sabi doon, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, maliwanag yung maliwanag. Ano po? Ang sabi, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Walang exempted. Walang exempted. Kahit paanong title mo sa buhay, kahit pa ikaw ay doktor, kahit pa ikaw ay abogado, kahit pa ikaw ay presidente, kahit pa ikaw ay pasensya na kayo, pastor, pastora, hindi rin mo kayo exempted. Kasi sabi mo ay lahat. Lahat ay nagkakasala. Ang katotohanan, na ang lahat ay nagkakasala ay ang pagbaba sa lupa at ang paghahatid ng Panginoon Diyos kay Jesucristo. Bakit po ba pumunta rito ang Panginoon? Di ba sa John 3:16 ang sabi ay binigyan niya yung buktong niyang anak at ang sinumang makakakilala sa kanya at tatanggap ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil pumunta at binigay, pinadala ang Panginoong Hesus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Para sa ating lahat, para sa akin at sa bawat isa sa ating nandirito. So, ibig sabihin, lahat tayo ay nagkakasala. Ang mundong ito ay hindi lamang para sa mga matutuwid, para rin ito sa mga hindi matutuwid. Pangatlong puntos kung bakit sinabi ng Diyos yung verse na yun. Ang gusto ng Diyos ipakita sa atin na siya at ang kanyang pagmamahal ay walang pinipili. Ikaw man ay makasalanan o ikaw man ay matuwid. Pakibuksan po ang inyong mga aklat, ang inyong Biblia sa Juan 15 verse 12. Ang aking utos, ang sabi dito, ang aking utos ay magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala siyang inuutos na husgahan mo ang iyong kapwa. Walang inuutos ng Diyos na tingnan mo ang kapintasan ng iyong kapatid. Ang inuutos lang ng Diyos, kahit basahin niyo ang Biblia mula sa simula hanggang sa pinakadulo, wala kayong makikita ron na inuutos ng Diyos na husgahan mo yung katabi mo, husgahan mo yung nasalubong mo sa kasada, husgahan mo yung nakasakay mo sa bus. Walang inuutos na ganun. Walang nakalagay sa Biblia. Nakalagay lang doon, mahalin mo ang bawat isa sa mga tao sa mundo. Amen. Yun lang ang sabi niya. Number 4. Gustong ipakita ng Diyos na ang lahat ay may karapatan sa pagbabago. Kung itutuloy natin ang pagbabasa, kagaya nga sabi ko, ang sabi kanina, gustong ipakita ng Diyos na ang lahat ay may karapatan sa pagbabago. Okay? Yun nga, yung sabi, hindi rin kita hahatulan. Sa John 8:11, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, magbago ka na. Taliktan mo na yung nagawa mong pagkakasala. Huwag ka nang muling mga dunya. Sabi doon sa babae. Umalis ka na. At huwag ka nang muling magkasala. Huwag ka nang muling gumawa ng kasalanan. Sarap, di ba? Nangangalun niya, dinalaron, nilumusgahan ng tao. Nung dinala nila, akala nila parurusahan ng Diyos. Pero hindi. Binuhat siya ng Diyos. At pinalis, pinatawad at sinabi na huwag ka na muli magkasala. Binigyan siya ng panibagong buhay. So sana tayo ganun din tayo mga tao. No? Nakasama ako. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang sarap. So, kung ikaw ay nakipag-isa na, bago na, panibagong buhay. Yung baptism. Baptism, di ba? Inilublub ka, pagbangon mong muli, nahugasan ka na. Yung dumi mo, sumama na sa tubig. Pagbangon mo ganun, nalinis ka na. So, panibagong tao na.
ano bagong nilala. Question. Konsentidor ba ang Diyos? Konsentidor ba siya? Dahil hindi niya pinarusahan yung babaeng nangangalo niya. Hindi siya konsentidor, di ba? Hindi po ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya na karapatan. Hindi siya konsentidor. Ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng karapatan sa pagsisisi at sa pagbabago ng babaeng ng ulo niya. Binigyan niya ng karapatan na magsisi at magbago. Dahil mayroon tayong kasabihan na habang buhay, may pag-asa. Di po ba? At habang buhay ikaw ay buhay. Hindi pa ito ang oras ng paghatol at paghuhukom. Dahil ang paghatol at paghuhukom ay pagkatapos ng kamatayan. Kaya hindi siya hinatulan ng Panginoon ng oras niyan. Buhay pa siya. So binigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataong magbago, nagsisi, upang siya magkaroon ng panibagong buhay. Basahin po natin sa aklat ng Hebreo, verse 9 to 27. Ang sabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maliwanag na maliwanag. Ang paghuhukom at ang pagbuklat sa aklat ng buhay kung paano kang namuhay sa lupa ay pagkatapos ng kamatayan ng iyong katawang lupa. So habang buhay, meron pa tayong pag-asa. So huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw ay sa tingin mo ay makasalanan, bumalik ka sa Panginoon, magsisi ka, humingi ka ng tawad, at huwag ka nang bumalik pang muli sa iyong ginagawang mali. Amen. Magbibigyan ka ng Diyos ng panibagong ikaw. Amen. Ang nakakalungkot lamang po, alam niyo po, yung madalas, yung mga taong mapanghusga ay sa loob ng simbahan mo makikita. Amen. Amen. Merong mga Kristiyano, maraming Kristiyano na dahil sa kanilang kapupuna, sa sobrang nilang pamiminta, sa sobrang nilang paghahanap ng mali sa kapwa at sa simbahan, naging patalong-talong na sila, papalit-palit sila ng church. Amen. Hanggang nagdesisyon na silang magpatayo ng sarili nilang church. Ang masama, pinintasan din nila yung church na pinagawa nila. Ay saan na sila pumunta ngayon? Dahil wala na. Eh kasi, nagpatalong-talong sila dahil pinipintasan nila yung church. Pumunta rin sa isa, namintas na naman. Ay, pami. Nakita niya yung may bungi rito. Namintas na naman. Ay, magpagawa na kaya ako ng church. Ay, pinintasan din niya. Wala na. Okay. At alam niyo po ba kung bakit marami sa mga Kristiyano? Marami sa church. Karamihan, maraming makikita kang mapanghusga sa church. Dahil nililabel nila yung sarili nila na iba. Binibigyan nila yung sarili nila ng label. Kasi nga, pag sinabing Kristiyano ka, Kristiyano ako ay matuwid. Kristiyano ako ay mahal ng Diyos. Kristiyano ako, sigurado na akong sa langit ako mapupunta. Binibigyan nila ng label ang kanilang mga sarili ng gano'n. Binibigyan nila ng label na hindi nila ka-level yung mga taong makasalanan. Tama po ba? Amen. Dahil siyempre, siya ay matuwid, hindi kita ka-level, makasalanan ka. Hindi nila alam sa ginagawa nilang yun. Dahil yun ang nagkakaroon na sila ng kasalanan. Nagkakasalanan na sila. Oo. Oh. Hindi nila alam na dapat pag ikaw ay Kristiyano, ang ipinamumuhay, namumuhay ka na parang si Kristo. Dahil si Kristo ang nasa sa iyo. Si Kristo ang iyong ipinapakita na halimbawa sa mga taong nakapakita at nakakakilala sa iyo. Dapat mabubuting bagay, mapagmahal ka sa kapwa, maitindihin, maunawain, hindi ka mapanghusga. Lahat ng kabutihan lang ang makikita sa iyo dahil si Kristo ang iyong ipinoproject. So dapat larawan, kawangis ka ni Kristo. Maling-mali po na kapag yung kapwa mo
ay nagkaroon ng pagkakasala, nagkamali. Meron kang kakilala na nagkamali. May kakilala ka na nangalunya, halimbawa. May kakilala ka na nagnakaw. Maling-mali, natalikuran mo siya. Nadapa na siya sa pagkakamali. Ang dapat mong gawin ay tulungan mo siyang tumayo sa pagkakatupa. Huwag mo siyang gigikin at nalalo pa siyang madapa. Huwag mo siyang apakan. Ang gawin mo ay yakapin. Mahalin at piliting ipanalangin at piliting huwag lumayo sa church. Huwag natin silang huhusgahan dahil ang lahat ng tao ay nagkakasala. Alam niyo po, meron po akong living example. Kung kilala niyo po si Pastor Hill, kilala niyo naman po siguro si Pastor Hill. Si Pastor Hill po ay nag-mission po yun sa kulungan, sa kulungan. Nagpupunta pa po yun doon yun para i-reach out niya yung mga nakakulong. So, sa bagay ngayon, hindi mapangusga si Pastor Hill na ang mga nakatira, mga nandun, syempre, pag nakakulong ka, may kasalanan ka, diba? Hindi niya inuusgahan yun, ang ginagawa niya. Kasi nga, si Kristo ang pinoproject niya. Pumupunta siya roon para abutin yung mga tao. At na-experience din namin many times noon na may mga bagong laya na Filipino na umaattend dun sa church na yun. At kami, nagkaroon kami na experience na mag-share ng blessings dun sa mga bagong laya. At ang hindi ho kasi maganda sa ating lipunan, kapag ikaw ay bagong laya, binibigyan kanila ng label na ex-convict. Sila mismo yung nag-aalis sa iyo ng karapatan na magkaroon ka ng panibagong buhay. Hindi ba mas ex-convict sila na sila ay magnanakaw? Kung ang ninakaw ng ex-convict ay material na bagay, ang ninakaw nila doon sa tao ay buhay. Buhay na magkaroon ng isang buhay na maganda pagkatapos ng kulungan. Pagkatapos nilang pagsilbihan yung ginawa yung kanilang nagawang pagkakamali. Hindi na yun. Kasi pag lumaya ka na, nakulong ka na, hindi na ikaw yung dati. Pinagdusahan mo na yung pinagbayaran mo. Mabuti pa nga silang nagbayad na. Merong mga tao na nagkakamali na hindi na kukulong. Wala silang chance na pagbayaran yung kanilang ginawang pagkakamali. At kagaya nga ni Robin Padilla, si Idol, di ba? Ano nangyari? Nakulong. Pagkakulong niya, nagkaroon siya ng chance na mas maging malapit sa Panginoon. Ano man yung tawag niya sa Panginoon niya, si Allah, may mga iba-ibang tawag. Pero sigurado ako, iba-iba man yung tawag natin, iisa lang ang ating sinasamba, ang Diyos na lumikha. Kasi yun din yung pinapaliwalaan nila. Kung ano yung kautusan, sigurado ko kung ano yung kautusan sa Quran nila, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalina. Kung ano yung nakikita natin sa Bible natin, yun din naman yung kinuturo sigurado sa kanila. Wala naman siguro sa Quran na pumatay ka. Ewan ko ba? Hindi, sa Quran, pwede maraming asawa sa kanila. Pwede yung marami. Ayun, sige. Muslim naman si Robin. Hindi naman. Okay. At ituloy po natin. Meron po akong inihanda rito. So, para naman po tayo ay maging hindi Kristiyanong mapanghusga. Ano po? Punta ho tayo doon sa simple method to avoid being a judgmental Christian. Ano po? Simple methods to avoid being a judgmental Christian. Number one. I only have four methods po. So, maikli lang mo. Number one, don't judge. Huwag kang manghusga. Literally, huwag kang manghusga. May kasabihan po tayo na kung anong laman ng puso at isip ay siyang ibinubulalas ng bibig. Tama ano? Ibig sabihin, kung ang laman ng puso at isip mo ay kasamaan, kung ano yun din ang lalabas sa bibig mo. Kung ang inilalabas ng kung ang laman ng isip mo ay pamiminta sa kapwa,
yun ang lalabas sa bibig mo. Tama po ba? So, kung ang utak mo ay parang septic tank, alam niyo yung septic tank? Yung deposito ng mga dumi sa CR. Septic tank ko ang tawag dyan. Kung ang isip mo ay parang septic tank, ibig sabihin, kung ano lalabas sa bibig mo, mababaho. Tama po ba? Punta ho tayo sa Lucas 6 verse 45. Lucas 6 verse 45. Ang sabi dito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana ng kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. O kahit hindi na ho natin na-explain ano, malinaw na malinaw. Kung ano daw yung nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So, panatilihin nating malinis ang ating puso at isip. Para ang lalabas sa ating bibig ay malinis din. Kasi kung ano daw yung itinatago mo sa puso mo at sa isipan mo, yun ang ilalabas ng iyong bibig. So, punta ho tayo sa number two. Number two, understand. Sa Tagalog, unawa, umunawa. Umintindi, understand. Subukan mo munang alamin ang sitwasyon o pinagdadaanan ng kapwa mo bago ka magbigay ng komento. Yan ang sabi. Subukan mo munang intindihin bakit na ba nagawa yung ganung bagay. Halimbawa, may isang kaibigan na hindi na dumadalo sa worship service. Sa halip na isipin mo na, itong si ganito, hindi na umaaten, siguro bumalik na naman ito sa dati ng gawi. Siguro lagi na naman itong nasa San Malo, lagi na naman itong nagiinom. Sa halip na gano'n ang isipin mo, message mo sa, marami namang medium ng communication. Pwede mo siyang tawagan, pwede mo siyang send sa messenger, puntahan sa bahay, kumustahin mo. Papaano kung ang iniisip mo, nagiinom sa San Malo, yung pala, nagpa-part-time. Kasi meron may sakit siya isa sa miyembro ng kanilang pamilya. So, kailangan niya ng extra cash. Diba? So, diba nakapag-isip ka na agad ng masama? Yung pala nagpa-part-time para magkaroon ng extra cash. Pambili ng gamot ng family member nila. Member ng family nila. Eh, sa halip na kung nalaman mo agad yun, di sana kung may extra kang pera, di napautang mo na lang siya, hindi ba? Or naipagdasal nyo pareho, sabay kayo nagdasal. Pinagdasal nyo yung member ng family nila na may sakit. Hindi na lang sana siya nakapag-part-time at na-absent sa mga worship service, di ba? Okay, sa puntahan natin sa Juan 7 verse 24. Huwag kayong humatol batay sa anyo. Hindi, humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Amen. Huwag kayong humatol sa batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Hallelujah. Sa James 1 verse 5 po, ang sabi, ngunit kung ang sabi, kailangan kung ikaw ay para maiwasan yung panghahatol, panghuhusga ka agad-agad, pwede tayong humingi ng wisdom. Wisdom sa Panginoon, at makikita niya sa James 1 verse 5. Ngunit kung nagkukulang ka ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay niya sa kanya. Amen. Kahit wisdom, karunungan ng inyong hingin, bibigyan kayo ng Panginoon. Number three, accept that you can change others or control everything. Number three, accept that you can't change others or control everything. Walang sino man ang may karapatang kontrolin at baguhin ang iyong kapwa base sa iyong sariling pamantayan. Kung ikaw ay may pamantayan, kagaya sa mga asawa, pinakasalan mo na, bigla mong nalaman na ganito pala siya, di ba? Huwag mo siyang baguhin
para sa iyong sariling pamantayan. Yung base sa sarili mong pamantayan. Pinakasalan mo muna bago ka nagkaroon ng pamantayan. Ang gusto ko, okay, pinakasalan na kita, mag-asawa na tayo. Dapat ganito ka. Dapat ganyan ka. Dapat di ka umihilik sa gabi. Ba, mahirap yun. Dapat hindi ka nagseselos. Dapat pag may kasama ako, hindi ka magseselos. Joy, dapat. Ganito. Diba, Joy? Huwag mong baguhin o kontrolin ng iba. Huwag mong baguhin ang iyong kapwa base sa iyong sariling pamantayan. Okay? Kahit asawa mo man yan, kapatid mo man yan, kaibigan mo man yan, wala kang karapatan. Hindi mo pag-aari ang iyong kapwa. Pag-aari yan ng Diyos. Amen. Dahil Diyos ang nagbigay dyan ng hininga at buhay, hindi ikaw. Amen. Kung may gusto kong baguhin sa kapwa mo, pagdasal mo sa Panginoon. Amen. Pagdasal mo sa Diyos, manalangin ka. Kagaya ng ginawa ng asawa ko sa akin. Very good ng araw, okay, diba baby? Sabi niya. Wala kayo nun sa Bible study. Achievement yun. Hindi niya narin. Pero nahihiya akong sabihin eh. Ako, akin na lang. Okay. Sa Samuel, pakibukas po yung aklat niyo sa Samuel 10 verse 9. 10 verse 9. Ito po yung katotohanan na kayang baguhin ng Diyos ang iyong pagkatao. Samuel 10 verse 9. Nang maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan. At ng araw ring iyon, naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. So, may gusto si Samuel na baguhin kay Saul. At yun ay pinatulong ng Diyos. Binago ng Diyos si Saul ng araw ding iyon at naganap nga ang sinabi sa kanya ni Samuel. Sa Ezekiel 36 verse 26 po, pakipuksan naman na po. Ang sabi dito, sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ezekiel 36:26. So kahit yung puso mong sobrang masuwain, kayang-kayang palambutin ng Diyos siya. Kayang-kaya niya gawing masunod, pusong masunod. Number 4, love one another. Love one another, number 4. Last method. Pakibukas po tayo sa aklat ng Juan 13:34 to 35. Juan 13, versikulo 34 hanggang 35.